Hey you guys, and welcome to another video. So today po is I'm going to share to you my first na Hell Week sa law school. By the way, ano ba ang ibig sabihin ng Hell Week? So if you want to know what Hell Week is, then keep on watching. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you are new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi ng subscribe. Or you can just click the click here na circle dyan sa my corner. So let's get to the video. Okay, guys, so today nga po is I'm going to share to you yung pinakauna kong Hell Week sa law school. By the way, ano nga ba ang Hell Week? Sa mga hindi alam ko ano ang Hell Week po ay isang linggo ng exam sa law school. For example, kung sa college po, sa pre-law, yung major exam sa college is prelims, midterms, pre-finals, tsaka finals. Kung sa college, yung major exams na yun are held for 2 or 3 days lang, well, sa law school po is iba. It is done for the entire week. So that's 6 days sa entire week. Meaning, sa isang araw, may isang subject po na kailangan mong itake. So, one subject per day and one subject is good for at least 2 hours na kailangan mong matapos. Question ngayon, ba't siya tinawag na Hell Week? Tinawag siyang Hell Week because ito ay isang buong linggo na kailangan mong magbasa ng at least 300 pages a day for one subject only. So, that's studying for one subject with 300 pages na coverage. Also, ito yung panahon na walang tulugan. Why? Because kailangan mong mag-study overnight talaga. Kung especially kung ikaw pa ay isang employed, full-time na employee. So, you have to balance everything that you'll be able to read the entire 300 pages, at least 300 pages, for your next exam the following day. Next, ano pa? Ito yung week na palaging masakit yung ulo mo kasi wala kang tulog tas marami kang binabasa. Ito din yung week kung saan nauubos lahat ng kape nyo sa bahay kasi hindi ka dapat matulog kaya kailangan mong uminom ng kape while studying. Yun, tsaka ito yung week na palagi kang may iniisip tungkol sa subject. So that's why it is called Hell Week. So sa law school po, in our school, we only have 3 major exams. The prelims, the midterms, and the finals. Wala kaming pre-finals. I expect na we have 2 more Hell Weeks na darating for midterms and saka for finals. Sa experience ko po, since I have 6 subjects, so sa first day was I have persons or the civil law. Second day was my criminal law. Sa third day was constitutional law. Sa fourth day was statutory construction. Sa fifth day is legal research. Saka sa sixth day, saka last day is the legal profession. So those were my subjects na kailangan ko pong exam sa Hell Week. By the way, if you have more questions about the exam, then please don't forget to write that one below so I can make another video in the future. So before the Hell Week, by the way, yung Hell Week namin is nangyari siya noong July 15 to 20. So that's 6 days na exam. Days before the Hell Week po, I was really worried because I have no idea kung ano mangyari sa Hell Week. This is actually my first Hell Week ever since I am a first year na student sa first sem. So wala akong idea kung lalabas sa Hell Week. And also, yung mga professor namin, hindi kami sinabihan kung anong type ng exam. But ang sabi lang nila is more on the explanation. So baka may definition ba, kung may identification ba, o ano, if objective ang exam or whatever. So we have no idea kung anong mangyayari sa Hell Week. So lahat kami, worried kami sa klase. We keep on asking our classmates, ano bang pwede lumabas? Kasi sa ano guys, sa subject din kasi, maraming mga Latin maxims. We have no idea kung pati ba yung lalabas, if you're going to discuss those maxims, or if you're going to apply those maxims in any cases. So yun, lahat kami worried. Also, lahat kami cramming. Because nga, during the discussions, lahat kami nakikinig lang, some of us were taking notes, and yes, we just go with the flow with the discussion. So kami lahat, cramming kami days before sa exam because we have to read or back read everything mula nung nag first day kami sa klase hanggang nung last day before the exam. So talagang cramming sa reading. As well as yung professors namin most of the time are spoon feeding us with new ideas, especially yung wala sa libro, yung mga things that are not found in the book, annotated books. So binibigay lahat ng aming mga professors. Ginagawa lang namin is nakikinig tapos nagtitake note. Hindi kami nakakagawa ng advanced reading, especially in my case, I'm a full-time na employee. So wala talaga akong time magbasa guys ng libro. So what I did before the Hell Week was back reading talaga. So cramming and everything to the highest level. So name it, yun talaga guys. And I hope na hindi nyo na may experience pag nasa law school na kayo. Tapos Saturday na before ng Hell Week, ni isang book wala pa akong nabasa. Wala pa akong nasimulan na isang reading material, isang book, isang subject. So on Sunday, like a day before the exam, dun na talaga ako nag-cramming. Especially na first exam ko was civil law or the persons and family relations. Ang haba ng coverage namin sa persons. Like, ganito kakapal guys na kailangan mong basahin. Almost 300 pages na kailangan kong basahin sa persons. Grabe ang cramming tsaka worry na feel ko personally before the Hell Week.
Let's talk about during the Hell Week. So sa first day, guys, we had our civil law or the persons and family relations na exam. Nung una, I was worried, di ba? Kasi hindi nga namin alam kung anong klase ng exam yung lalabas. Nung nakita ko na yung test paper, there were 10 questions only. Then, majority of those questions were like found in the book because more on the definitions and more on the provide everything, the elements and requirements yun. So I was able to read those and I was able to study those things. So good thing siya. But my end part na exam, like may 3 items dun or 4, so binigyan kami ng cases. We have to analyze the case kung paano i-insert yung civil laws, civil code dun sa cases na yun, and we have to analyze everything talaga. Also, may nakita din ako ng mga Latin maxims na thank God I was able to familiarize with those maxims before the exam. So far sa first day, ayos ako dun. I'm very sure na hindi ako zero because I was able to provide some of the answers there. Next, sa second day. Sa second day po was criminal law. Yun talaga, guys. Dun ako nag-struggle sa criminal law because mahaba yung coverage ng criminal law. Tapos, yung sa discussion pa namin is, ang bilis. Hindi ako makakasap sa criminal law. Ang daming discussion sa criminal law. You can relate to this problem pag nasa law school na kayo. Yung criminal law talaga, ang dami niyang elements na kailangan mong i-memorize. Ang dami niyang mga requirements na kailangan mong i-memorize. Tapos, yung analysis, kailangan mo talagang gawin yun, guys, sa criminal law. Because you cannot just say na that's a crime pag hindi kumpleto yung mga elements at requirements. So, you have to familiarize everything. That's why sa second day po ng exam, dun talaga ako nag-start na parang, oh my God, anong gagawin ko? Paano to? The same din siya sa first day na hindi siya mahabang exam, but more on the analysis talaga yung criminal law. Hindi na wala yung mga Latin maxims. You still have to study about those Latin maxims. Tapos, sa third day, guys, grabe, mula nung second day sa criminal law, hindi pa ako nakamove on doon. Nung third day sa constitution namin, grabe, mas mahaba na yung exam. Hindi siya mahaba na umabot ng 20, mahaba in a way na puro siya cases na nakalagay dun sa constitutional law ko na exam. Grabe, hindi ko siya in-expect because sa constitution namin, guys, is every meeting may quiz kami. So we are given cases, jurisprudence, and we have to analyze the case on how are we going to insert the constitution on that case. So in-expect namin na, okay, siguro ganun din yung magiging type ng exam ni attorney. Pero yun ang lumabas na yung exam, grabe, lahat kami na nagulat. Nung pagkatapos ng exam, sa group chat namin, ang daming discussion ng anong nangyari sa exam, di namin in-expect yung exam na yun. So there are a lot of things na pwedeng mangyari, guys, sa Hell Week. That's why it's called Hell Week talaga. Yung sa consti, may lumabas na enumeration, may lumabas na definition, tapos may explanation pa, tapos may analysis ng cases. Ang daming cases. Majority of the items na lumabas doon are puro cases. Yung time, ang bilis ng oras sa exam. Grabe, I tell you, ang bilis ng oras sa exam. So you have to read with comprehension talaga na mabilis during sa exam. Yun lang ma-advise ko. Nung fourth day, guys, grabe, mas lumala siya nung fourth day. We were not expecting about the statutory construction na subject na ganun siya ka-komplikado, na ganun siya kahirap na sagutan because we were expecting na there'd be more on the definitions and enumerations sa StatCon. But yung lumabas, guys, like 9 out of 10 items were cases. And lahat yung talaga kailangan mong i-analyze. And we have to insert the ruling, the constitution, the codes, kung paano siya ma-apply dun sa cases na yun. And I tell you, hindi madaling mag-analyze ng case because some of those cases pa are very tricky cases. Yes, some of those ay may kahawig sa mga jurisprudence, sa mga cases na nakalagay sa example sa books. Pero the rest of the cases, hindi. So, kailangan talagang intindihin ang cases, tapos lagyan ng mga analysis. Doon pa rin sa stat ko na yun, yung para sa amin, ha, yung medyo madali lang doon is yung first item na nag-require lang siya ng enumerate some requirements, blah, blah, blah. So, yun, walang problema kasi enumeration lang. Nasa book. Pero yun talagang the rest, guys, more on the analysis. More on talaga sa highest level ng thinking skills yung sa law school. So, as much as possible, mag-start na kayo magbasa ng mga cases. Next, sa fifth tsaka sa sixth na day naman sa Hell Week, legal profession tsaka sa legal research, dun medyo personally, dun ako talaga parang parang relieved talaga ako dun sa exam na yun. The exam were very dependent sa discussion ni attorney, tapos lahat ng mga sa exam, or not naman lahat, but majority na nasa exam, sa fifth tsaka sixth day namin, is nasa book talaga. So, binasa ko yung book, coverage na nasa book. So, nung nag-exam na is, medyo happy ako because I was able to provide everything to like enumerate yung mga required dun sa items. Though, there are still pa na kailangan i-analyze. But still, I was able naman to understand the book. So, I was able din to answer the questions dun sa analysis na part. At least, sabi ko, before natapos yung exam is, I was able to prove to myself na di naman pala lahat. Medyo kaya din naman pala yung ibang exam.
Okay, so after po ng 6th day, grabe, I felt so relieved talaga. Like, wow, grabe. Parang yung thought na wala ka nang isiping review mamayang gabi, parang ganun. Wala ka nang kailangang basahin na book for the exam the following day. Parang I was so relieved talaga on the last day ng Hell Week. Tapos, I felt talaga na para yung katawan ko na-drain siya sa buong week. Because I remember, kahapon, I was watching Showtime sa bahay. Tapos bigla na ako nakatulog. Ginising na ako, palipatin ako sa kwarto. Feel ko talaga yung pagod sa entire week. But anyways, I felt so happy that it was over. And tapos din, I feel very happy because after ng na week sa Hell Week is may long weekend din dito. Dito lang sa amin because sa amin sa Bohol, on Monday, that's July 22, walang pasok. So medyo mahaba-haba yung weekend namin, which is perfect din after Hell Week. Anyways guys, despite sa mga nangyari sa exam, I'm still very happy for what had happened. At least, alam ko na ngayon kung anong feel sa Hell Week. Alam ko na rin kung anong mga pwedeng mga lumabas sa Hell Week, anong mga types ng cases, anong types ng exams, types ng mga enumerations na pwedeng lumabas. And I tell you, usually talaga is requirements tsaka elements yung mga lumalabas sa ganun. Sa bagay, prelim, and we were able to familiarize talaga kung anong mga klase ng exams sa prelims. We are now expecting sa midterms, somehow ganun pa rin yung tipo ng atake ng mga professors namin. So I think yun lang guys for today. I'm just happy na natapos na yung Hell Week. And if you have questions about Hell Week po, kung ano mga kailangan sa Hell Week, ano mga gagawin sa exams, please write that one below. And I'm going to make another video about Hell Week sa mga darating na mga araw. If you have comments po for this video, if I said something wrong or if I said na kulang, please also comment that one below. Tapos pagtapos na yung Hell Week nyo, please po share your experience din para alam ko na medyo normal naman yung mga naranasan ko tsaka normal din yung mga na-feel ko during the Hell Week. Again, if you have suggestions for my future videos, please don't forget to write that one also below kasi medyo naubusan ako ng mga ideas ko ng mga gagawin sa mga future videos ko. And guys, shoutouts din sa mga bagong followers ko. Thank you for the support and for following this channel. I hope to be hearing some more feedbacks from you po. And yes, I encourage everyone to please follow me on my social media account, sa Facebook, may page din po ako, tapos sa Twitter, tapos sa Instagram. Don't forget po to like this video if you find this helpful and don't forget to click subscribe if you haven't subscribed yet and click the notification bell sa tabi ng subscribe. Yun lang guys for today. I just hope you learned something from me and I will see you on my next video.